Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Joel Sung, of course. And for today's vlog, nakita niyo naman sa title, di ba? Question and answer regarding sa aking China Bank Savings Account. Ito siya, guys. Yan. So, for me, guys, by the way, guys, disclaimer lang, no? Hindi ako affiliated with any China Bank, China Banking Corporation, or China Bank Savings. Hindi ako staff, and most of all, hindi ito paid advertisement. So I'm glad, kaya gusto kong i-vlog talaga. Actually, nakatatlong vlog na ako dito sa China Bank. Una is yung ano yung mga requirements, paano makakuha ATM card or debit card sa China Bank Savings. Tapos yung pangalawang vlog ko is about Q&A din. Pinupunto ko na ito yung pinakamadali. Para sa akin na, ito yung pinakamadali at hindi mahirap na kuhanan ng ATM card. Yan. Which is yung China Bank Savings. Guys, i-orient ko lang na magkaiba po yung China Banking Corporation sa China Bank Savings. China Bank Savings, guys, is under China Banking Corporation. So, subsidiary lang siya ng China Banking Corporation. So, magkaiba po yung account na yun. So, pati rin yung mga app. So, yung mga question na yan, guys, sasagutin natin upon dito sa vlog na to. So, thank you very much. Ito na, start na tayo sa mga questions natin. Ito, first question natin, guys, galing kay Thomas Van Jan and Cabo. Good evening, sir. Ask po lang po. Right now, I'm using Passbook. Can I use the China Bank mobile app if ever may mag-bank transfer ng pera sa account ko in my Passbook? Kay Thomas Van, hindi po. Kasi pwede kayong mag-apply through online banking sa China Bank, sa nearest branch nyo. Mag-apply kayo doon sa nearest branch for online transaction at doon nyo pwede i-transfer. Kasi magkaiba po yung application ng online transaction ng Passbook doon sa online transaction ng inyong account sa China Bank Savings or any China Bank. So magkaiba po yun. So kailangan nyo muna mag-apply for online para sa inyong Passbook para makapag-transfer kayo. Galing kay Unit Chat. So ang question niya is, hello po, ask ko lang po, nasa abroad po kasi kuya ko at kailangan po i-withdraw ang pera. Paano po ba gagawin kapag kapatid yung kukuha? Authorization letter po ba sa bank po mismo kukuha? Tama po? Or hindi po mawi-withdraw ng kapatid? Salamat po sa sagot. So, Unichan, ang gagawin mo is papagawa ka po ng bank account authorization letter with signature and contact number nung kuya mo na may-ari ng account. Yun po yung i-present nyo sa banko together with your valid ID. Valid ID mismo na kukuha at yung ID nung bank account holder. And then, next question tayo, galing kay Hazel Marie Ochoa. So, good day po. Can I receive money from overseas ba from my account? This account is from company before. Dito pumapasok ang aming salary and I tried open it. Active pa yung account ko. Makaka-receive po ba ng money galing abroad? Thanks po. Makaka-receive ng money yung inyong China Bank Savings Account through abroad, through China Bank Remittance. Pero ano lang guys ha, kumbaga limit lang yung partner ng China Bank Remittance dito sa atin. So i-search nyo na lang sa Google kung ano yung mga remittance partner ng China Bank and then pwede nyo makuha yung pera nyo doon. Next question galing kay Marika Rica Huerta. Ang question niya is, hi po, kakakuha ko lang din po ng ATM sa China Bank ngayon. And sabi po nung guard sa akin, balik daw po ako mga ikatlong araw para daw po i-activate o palitan ng PIN. It means po pala na hindi mo po agad ma-activate pagkakuha mo. Actually, dapat hindi lang 3 days eh. Dapat 5 to 7 banking days o working days bago mo siya i-activate. Kasi yung bibigay sa'yo is temporary PIN pa lang. So, hindi pa yun yung permanent PIN mo. Kapag after 7 days or after 5 to 7 banking days, palitan mo yung PIN mo, temporary PIN mo, ng sarili mong PIN. At merong option dun sa mismong ATM card. Dun mo siya mismong i-activate, guys. Maricardo, dun sa mismong ATM sa pinakamalapit na branch sa inyo kung saan kayo nag-apply, merong option dun na activate. So, i-activate po yung card mo mismo and then i-change PIN. So, after mong ma-activate and ma-change PIN, merong notification na lalabas o merong receipt na lalabas na activate na siya. So, dun mo pa lang siya magagamit or dun mo magagamit yung ibang mga function nito like bank transfer, ganon, and withdrawal at yung, although makaka-deposit ka na kahit hindi pa activate, pero yung withdrawal hindi pa pwede. Kailangan mo muna siyang i-activate. Galing kay Mel Gala. Question niya is, magkano po minimum deposit every month po ba dapat nagde-deposit or okay lang ba kahit ilang buwan mag-escape?
So, Melga lang, based on my experience, no, since ginagamit ko lang ito for salary ko sa aking company, sa aking work from home job, so, every month, nilalagyan ko siya. So, nagkakaroon siya ng pera every month. Pero since nagkaroon na ako ng GCash, guys, and nakapag-business na rin ako sa GCash ko, yung cash in and cash out. So, yung sahod ko, usually, pinapadala ko na sa GCash. Hindi ko na nare-retain yung monthly na padala or monthly na nilalagay ko ng pera yung aking CBS account. So, ibig sabihin, hindi siya ma-deactivate kahit hindi mo siya lagyan monthly. As long as na wag lang bababa sa 500 pesos yung laman ng card mo. In short, guys, hindi siya ma-deactivate or hindi siya ma-close account as long as na mare-retain mo yung 500 pesos na maintaining balance niya. Galing kay Mim Miller. Miller? M-L-L-R. So, sabi niya, ano pong ibig sabihin pag sinabing do not honor? Nag-try po kasi ako mag-check ng balance doon sa my EasyPay. Thank you po. So, it's either hindi po accredited ng CBS yung EasyPay as their billing partner or hindi pa po kayo naka-enroll sa China Bank online. Mag-enroll muna kayo sa China Bank online para makapag check kayo ng balance using EasyPay. Galing naman kay Jonalee Garcia. So, question niya is, hello po, bala ko po mag-open din ng ganyan. May tanong po ako. Pagka na sa akin na po yung ATM card, paano po mag-change PIN? Okay, pwede ka mag-change ng PIN sa mismong machine, ATM, na pinag-applyan mo nearest branch nyo. May option doon na change PIN and doon mo siya pwedeng palitan. Doon lang, guys. Second question ni Jonalee is, kapag na-change na po yung PIN, ano pong next na gagawin para magamit na sa pag-deposit po at pag-withdraw? Gagawin mo lang is, de-deposit ka dun sa mismong branch mo. Kailangan mo lang yung mismong account mo and then yung account name and account number ibibigay mo dun sa mismong teller ng bank and pwede ka na mag-deposit. Upon withdrawal naman, pwede rin over the counter kung wala kayong ATM sa branch nyo. Kung meron naman sa mismong ATM, dun ka na makapag-withdraw, guys. Honey J. Quarisma. Sir, paano po pag nakalimutan mo yung account number mo aside sa magpunta sa branch nila, paano po malalaman? Thank you. Meron tayong 2 possibilities na pwedeng gawin kapag hindi mo alam yung account number mo at wala kayo or ayaw mong pumunta sa inyong nearest branch. Kapag meron ka ng China Bank Savings app, makikita mo yung account number mo dun sa mismong app. Dun sa katabi mismo ng name mo, meron dong i-click mo lang yung your account or my account and then doon sa ilalim ng name, nakalagay doon yung mismong account number. Or, the second option is, if wala pa kayong app, yung resibo na ibibigay sa inyo, binigay sa inyo upon transaction, halimbawa, nag-over-the-counter withdraw kayo or over-the-counter deposit, ganun, meron silang ibibigay na resibo. Yon, hindi pwedeng walang ibigay na resibo yun, guys. Yon, kapag binigay na yung resibo, makikita nyo doon yung mismong account, China Bank Savings account. Dun sa may pinakataas, sa ilalim ng inyong account name. Galing naman kay Zyreline Nempa. So, question na is, magandang araw po. Ask ko lang po kung pwede ba sa online banking ang CBS at kung paano po. Yan po kasi ATM ko. Salamat. So, pwede siya sa online transaction and online banking as long as na upon receiving ng ATM, inactivate mo na yung online banking sa mismong ATM branch na pinakamalapit sa inyo or kung saan ka nag-apply. Then, download kayo ng CBS app. Then, dun kayo mag-apply. Ito siguro, guys, last question na Galing kay Yuki Bariga. Paano po kung nakalimutan ang user ID at paano po ma-recover? Pag yung mga case na ganun, guys, kapag nakalimutan yung, bawa, yung PIN, yung password, user ID, guys, kailangan nyo mismo pumunta sa pinakamalapit na branch or sa branch kung saan kayo nag-apply ng inyong CBS account. Hindi sila nag-a-allow o hindi sila nag-accommodate ng change PIN or change password or account retrieval through online lang or through phone transaction. Kasi kailangan nyo pumunta personally kasi may mga questions na kailangan nyo sagutin and mga siguro mga signature, ganon, mga fill up ng form. So kailangan kayo mismo yung pupunta sa branch para papalitan or ma-recover ang inyong account. So, ayun na muna ang video ko for today, guys. So, hopefully, nakasagot ako. So, if may mga additional questions pa kayo, guys, don't hesitate to comment down below and sasagutin ko lahat yon isa-isa to the best of my knowledge. So, and of course, don't forget na panoorin
yung iba ko pang mga vlog regarding dito, ilalagay ko lang sa baba yung mga link para mapanood nyo guys yung additional info ko about dito sa pag-open ng China Bank Savings Account. Thank you very much guys, and don't forget to LSS, like, share, and subscribe. Thank you very much for watching my video, and hope to see you again sa aking next video. Ito ba rin si Jonel.